Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa 18th linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nahum. Masdat mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi mo na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ng kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak,
Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayoan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninibe. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng alim sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y sumapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng Poon ang kanyang bayan, sila'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaring bumuhay. Nagpapagaling ako ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingiling ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, anong maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kaniyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming
Lalutigit ang mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong dahilan ng paggawa ninyo ng mabuti? Anong dahilan ng inyong pagtatrabaho para sa pamilya? Anong dahilan ng inyong pagtulong sa mga nangangailangan? Anong dahilan ng inyong pagsimba? Anong dahilan ng inyong pagdadasal? Madalas, marami sa atin gumagawa ng mga bagay na hindi nauunawaan kung bakit niya ginagawa. Mahirap po iyon. Mahirap gawin ang mga bagay kung hindi mo lubos na nauunawaan kung bakit mo ginagawa. Tulad ngayon, bakit ho kayo sumisimba? Mahirap po yung basta, gusto ko lang, Father. Mahirap po iyon. Lalong mahirap kung mali ang dahilan ng paggawa ng mabuti. Siguro may mga kilala kayo at minsan tayo rin ganoon. Gumagawa ng mabuti para maging mabuti rin sa atin. Tumutulong para tulungan din tayo. Nagbibigay para bigyan din tayo. Ay ano pa pong iniintay natin pagkatapos ng mga bagay na iyon? Kung inaakala ninyo na ang inyong pagtatrabaho para maiadyo ang inyong pamilya, makatapos ang inyong mga anak, ay para balang araw bibigyan kayo ng susweldohin, sayang. Mali ang dahilan ninyo. Kung inaakala ninyong tumutulong kayo sa iba para pagkakumanditato kayo, iboboto kayo, mali. Sayang ang gawang mabuti. O kung inaakala nating sumisimba tayo para pwede tayong magkasala mamaya, magdadasal tayo para pwede tayong tsumismis bukas, lalong mali. Sabi ni Jesus, gusto mong sumunod sa akin, limutin mo ang ukol sa iyong sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Yun po ang kabuuan ng ating pagiging tagasunod ni Kristo. Lilimutin ang sarili, papasanin ang krus at mga problema, susunod sa Kanya. May mga ilan sa atin kayang lumimot sa sarili, nakakapagsakripisyo, nakakapagbigay, pero nagrereklamo sa pagpapasa ng krus. Mali din. Meron naman sa ating magaling magpasa ng krus, magaling magtiis para sa problema, pero hindi naman sumusunod kay Kristo, hindi naman sumisimba, hindi naman nagdadasal. Kulang din. Ngayon, balikan natin, anong dahilan ng ginagawa ninyong mabuti? Dahil ba responsibilidad ninyo sa inyong mga anak na sila'y pag-aralin at pakainin? Anong mas malalim ninyong dahilan? Anong mas malalim na dahilan kung bakit kayo nagbibigay sa mga nangangailangan? Kung bakit kayo nagpapautang sa mga nanghihiram sa inyo? Anong dahilan? Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 734, buod ng kalooban ng Diyos ang pag-ibig. At ang pagsunod kay Kristo, hindi mo kayang limutin ang sarili, hindi mo kayang magpasa ng krus, hindi mo kayang sumunod sa Kanya nang wala kang pag-ibig. Yun ang dahilan ng lahat ng gawang mabuti. Kung lahat ng gawang mabuti may iba pa kayong dahilan, mali ang ginagawa nating iyan. Kung sumisimba kayo hindi dahil sa pagmamahal sa Diyos,
maling dahilan po iyan. Kung tumutulong ka sa nangangailangan dahil hindi sa pagmamahal sa Diyos, mali ang dahilan ng iyong gawang mabuti. Lahat ng bagay na ating ginagawa dahil sa pagmamahal sa Diyos, maging ang inyong pagtulong at maging ang inyong pagtatrabaho at pagsasakripisyo para sa inyong pamilya dahil sa pagmamahal sa Diyos. Wala nang iba. Bakit po mahalagang maunawaan natin na dapat dahil sa pagmamahal sa Diyos? Dahil kapag ka hindi, dadating ang pagkakataong mapapagod tayo at titigil tayo. Kapag ka inisip ninyo na ang ginagawa ko sa aking pamilya ay para sa aking pagmamahal sa aking mga anak, paano kapag ka hindi natugunan ng inyong mga anak ang pagmamahal na ibinibigay ninyo? Titigil na ba kayo sa pagmamahal? Paano kapag ka hindi natutugunan ng inyong mga asawa ang pagmamahal na inyong ibinibigay? Hindi nyo na ba sila mahal? Tumitigil ba ang iyong pagiging magulang at pagiging asawa kapag hindi na ibabalik ang pagmamahal na ibinibigay mo? Pero kapag ka pagmamahal sa Diyos ang dahilan ng lahat ng ito, alam mo, hindi ka mapapagod, hindi ka mananawa, hindi ka titigil sapagkat alam mo balang araw, sa huling sandali ng iyong buhay, ang pagmamahal na ito sa Diyos magbubunga ng buhay na walang hanggan para sa iyo. Yun po ang dahilan ng lahat ng ginagawa nating mabuti. Mga minamahal, sa banal na misang ito, kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang lahat ng aking ginagawang kabutihan para sa aking kapwa maging dahilan ng iyong pagmamahal. Upang ang aking pag-iwan sa sarili, ang pagpapasa ng aking krus at pagsunod sa iyo ang maging dahilan ang pagmamahal. Sapagkat kapag puno ako ng pagmamahal, lagi akong makapagbibigay ng aking sarili sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusa ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob.
Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagkukuhay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito. Na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paghahangad po nating makapagdasal ng maayos at mataimtim, nais nating magkaroon ng mga bagong upo ang may sandalan para sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais pong maging kabahagi ng proyektong ito, may mga available pong sobre sa paligid ng simbahan na ipinamimigay din ng ating mga servers. Ikatlo, ngayon pong August 31, tayo magkakaroon ng kumpilang pamparokya.
Sa mga kabataang may 12 taon ng edad pataas, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya hanggang ngayong araw na ito lamang. Bukas po, 10 ng Agosto, may seminar po ang mga magulang sa umaga at ang mga kukumpilan, kasama ng magulang ang ninong at ninang, at ang mga kukumpilan ay maghapon sa Divine Mercy Sanctuary, paghahanda para sa pagkukumpil. Kayo po'y gagabayan ng ating schedule na nakapost sa ating FB page. Simula rin po ngayong Lunes, malugod naming ipinahayag sa inyo na bunga ng paaniyaya ng pastoral visit. Tayo po'y magkakaroon na rin ng opisina sa araw ng Lunes. So buong linggo po tayong bukas ang opisina para dito sa pambansang Dambana para po sa inyong pangangailangan, lalo na sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Gawin ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church.